Mga palanggap, pakinggan natin ang salita ng Diyos sa Marcos chapter 11. At ang pasimula ang pinagsalitaan niya sila sa mga talinhaga. May tanim ang isang tao na isang upasan at binakura ng mga buhay na punong kahoy. At humukay roon ng isang pisaan na ubas at nagtayo ng isang bantayan at ipinagkatiwala yaon sa mga magsasaka at napasa ibang lupain. At sa kapanahonan ay nagsugo siya ng isang alipin sa mga magsasaka upang tanggapin niya sa mga magsasaka ang mga bunga ng ubasan. At hinawakan nila siya at hinampas siya at siya'y pinauwing walang dala. At siya ay muling nagsugo sa kanila ng ibang alipin at ito'y kanilang sinugatan sa ulo at dinuwahagi. At nagsugo siya ng iba at ito'y kanilang pinatay. At ang iba pa ang marami na hinampas ang iba at ang iba'y pinatay. Mayroon pa siyang isang sinisintang anak na lalaki. Ito'y sinugo niyang kahuli-hulihan sa kanila na sinasabi, igagalang nila ang aking anak. Datapwat ang mga magsasakang yaon ay nangagsang usapan, ito ang tagapagmana, halika kayo, atin siyang patayin. At maging atin ang mana. At siya ay kanilang hinawakan, at siya ay pinatay, at itinaboy sa labas ng ubasan. Ano nga kaya ang gagawin ng Panginoon ng ubasan? Siya ay paruroon at pupuksain ang mga magsasaka at ibibigay ang ubasan sa mga iba. Hindi man lamang bagan nabasa ninyo ang kasulatan ito, ang batong itinakwil, na nangagtayo ng gusali ang siya rin ginagawang pangulo sa panulo. Ito'y mula sa Panginoon at ito'y kay gilagilalas sa harap ng ating mga mata. At pinagsikapan nilang hulihin siya at sila'y natakot sa karamihan sapagkat kanilang tabaghalata na kanyang sinasalita ang talinhagang laban sa kanila at siya'y iniwan nila at nagsialis. At kanilang sinugo sa kanyang ilan sa mga Pariseo at sa mga Herodiano upang siya'y mahuli nila sa pananalita. Kanilang sinabi sa kanya, Guru, nalalaman namin na ikaw ay totoo at hindi ka nangingimi kaninuman sapagkat hindi ka nagtatanggi ng mga tao. Kundi ituturo mong may katotohanan ang daan ng Diyos, matuwid bagang bumuwis kay Caesar o hindi. Bubuwis baga kami o hindi kami bubuwis, datapwat siya na nakatataho ng kanilang pagpapaimbabaw ay nagsabi sa kanila, bakit ninyo ako tinutukso? Magdala kayo rito sa akin ng isang denaryo upang aking makita. At dinala nila at sinabi niya sa kanila, kanino lang larawang ito at ang nasusulat at sinabi nila sa kanya, kay Caesar. At sinabi sa kanya ni Jesus, ibigay ninyo kay Caesar ang kay Caesar at sa Diyos ang sa Diyos. At sila'y nang gilalas na mainam sa kanya. At nagsilapit sa kanya ang mga Saduceo na nangagsasabi na walang pagkabuhay na maguli. At siya'y kanilang tinanong na sinasabi, Guru, isinulat sa amin ni Moses kung ang kapatid na lalaki ng isang lalaki ay mamatay at may maiwang asawa at walang maiwang anak, ay kukunin ng kanyang kapatid ang kanyang asawa at bigyan ng anak ang kanyang kapatid. May pitong lalaking magkakapatid at nag-asawa ang panganay at nang mamatay ay walang naiwang anak. At nag-asawa sa bao ang pangalawa at namatay na walang naiwang anak at gayon din naman ang pangatlo. At nang ikapito'y walang naiwang anak sa kauli-hulihan ng lahat ay namatay naman ang babae. Sa pagkabuhay na maguli, sino sa kanila ang magiging asawa ng babae sapagkat siya'y naging asawa ng pito? Sinabi sa kanya ni Jesus, hindi kaya nagkakamali kayo dahil diyan na hindi ninyo nalalaman ang mga kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos.
sapagkat sa pagbabangon nilang muli sa mga patay, ay hindi na mga kaasawa, ni mapapag-aasawahin pa, kundi gaya ng mga anghel sa langit. Ngunit tungkol sa mga patay, na sila'y mga ibabangon, hindi ba ganinyo nabasa sa aklat ng Moises tungkol sa mababang punong kahoy, kung paano siya'y kinausap ng Diyos na sinasabi, "Ako ang Diyos ni Abraham, at ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob." Hindi siya ang Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Kayo'y nangagkakamaling lubha. At lumapit ang isa sa mga eskriba at nakarinig ng kanilang pagtatalo. At palibas ay nalalamang mabuti ang pagkasagot niya sa kanila. Ay tinanong siya, ano baga ang pangulong utos sa lahat? Sumagot si Jesus, "Ang pangulo ay pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa. At iibigin mo ang Panginoon mong Diyos na buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo at ng buong lakas mo. Ang pangalawa ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili, walang ibang utos na hihigit sa mga ito." At sinabi sa kanya ng eskriba, "Sa katotohanan, guro, ay mabuting pagkasabi mo na siya'y iisa at wala nang iba liban sa kanya. At ang siya'y ibigin ng buong puso at ng buong pagkaunawa at ng buong lakas at ibigin ang kapwa niya na gaya ng kanyang sarili ay higit pa kaysa lahat ng mga handog na susunugin at mga hain." At nang makita ni Jesus na siya'y sumagot na may katalinuhan, ay sinabi niya sa kanya, "Hindi ka malayo sa karya ng Diyos, at walang tao pagkatapos noon ng ahas na tumanong pa sa kanya ng anumang tanong." At sumagot si Jesus at nagsabi na siya'y nagtuturo sa templo, "Paano masasabi ng mga eskriba na ang Kristo ay anak ni David? Si David din ang nagsabi sa pamamagitan ng Espiritu Santo, sinabi ng Panginoon, 'Sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan hanggang sa gawin ko ang iyong mga kaaway na tungtungan ng iyong mga paa.'" Si David din ang tumatawag ng Panginoon sa kanya, "At paano ngang siya ay kanyang anak at ang mga kananiwang tao ay nakikinig sa kanyang may galak?" At sinabi niya sa kanyang pagtuturo, "Mag-ingat kayo sa mga eskriba, na ibig magsilakad na may maharang damit at pagpugayan sa mga pamilihan. At ibig nila ang mga pangulong upuan sa mga sinaguga at ang mga pangulong luklukan sa mga pikingan. Silang nangananakmal ng mga bahay ng mga babaeng bao at tinadahilan ay ang mahabang panalangin ang mga ito ay tatanggap ng lalong malaking kahatulan." At umupo siya sa tapat ng kabangyaman at minasdan kung paano inuhulog ng karamihan ang salapi sa kabangyaman at maraming mayayaman ang nangaghuhulog ng marami. At lumapit ang isang babaeng bao at siya'y naghulog ng 2 lipta na ang halaga'y halos 1 bilis. At pinalapit niya sa kanya ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang dukha ng baong babaeng ito ay naghulog ng higit kaysa lahat ng nangahuhulog sa kabangyaman. Sapagkat silang lahat ay nagsipaghulog ng kanilay labis na tapat, siya sa kanyang kasalatan ay inuhulog ang buong nasa kanya sa makatuwid bagay ang buong kanyang ikabubuhay." Mga palangga po sa pananampalataya, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Diyos Hesukristo. Amen.